matiwasay na araw sa inyo, mga minamahal kong mag-aral sa ikalawang baitang. Ako si Teacher Mary Joy, ang iyong makakasama at gabay sa isa na namang makabuluhang aralin sa signaturang Araling Panlipunan. Sa araw na ito, kayo ay inaasahang na ipaliliwanag ng mga karapatan ay may katumbas na tungkulin bilang kasapi ng komunidad sa ika-apat na quarter, ikatlo at ika-apat na linggo. Kaya't ano pa hinihintay mo? Kunin mo na ang iyong lapis, module, at atin nang simulan ang araling ito. Panuto para sa subukin. Basahin ang mga tanong sa ibaba at bilugan ang titik ng tamang sagot. Bigyan ko kayo ng 3 segundo upang sagutin ang bawat bilang. Unang bilang. Ang bawat karapatan ay may katumbas na patlang. A. Kakayahan. B. Samahan. C. Tungkulin. Ikalawang tanong. Ang karapatan sa edukasyon ay patlang. A. Karapatang makapag-aral. B. Karapatang makapaglaro. Letter C. Karapatang makapamasyal. Ikatlong tanong. Ang karapatang mabigyan ng pagmamahal ng magulang, kapatid at ibang tao ay may katumbas na patlang. A. Tungkulin mong igalang ang mga magulang, kapatid at ibang tao. Letra B. Tungkulin mong ingatan ang sarili laban sa sakit at para malayo sa sakuna. Letra C. Tungkulin mong ihalal ang mga taong may pagmamalasakit sa taong bayan. Ika-apat na tanong. Anong tungkulin ang katumbas na karapatang magkaroon ng ligtas at tahimik na pamayanan? A. Suwayin ang mga lituntunin ng pamayanan. Letra B. Sumunod sa mga lituntunin ipinapatupad sa pamayanan. Letra C. Sitahin ang mga nagpapatupad ng lituntunin ng pamayanan. Ikalimang tanong. Anong karapatan ang may katumbas na tungkuling tawagin ang kapwa sa kanyang pangalan? A. Karapatang mabigyan ng pangalan. B. Karapatang magkaroon ng maayos na tahanan. Letra C. Karapatan sa pangangalagang medikal. Susi sa pagwawasto. Atin nang alamin ang inyong mga sagot. Narito ang mga kasagutan. Unang bilang. Ang bawat karapatan ay may katumbas na patlang. Ang tamang sagot ay letra C, tungkulin. Ikalawang bilang. Ang karapatan sa edukasyon ay patlang. Ang tamang sagot ay A, karapatang makapag-aral. Ikatlong bilang. Ang karapatang mabigyan ng pagmamahal ng magulang, kapatid at ibang tao ay may katumbas na patlang. Ang tamang sagot ay A. Tungkulin mong igalang ang mga magulang, kapatid at ibang tao. Ika-apat. Anong tungkulin ang katumbas ng karapatang magkaroon ng ligtas at tahimik na pamayanan? Ang tamang sagot ay letra B. Sumunod sa mga lituntuning pinapatupad sa pamayanan. At ikalimang bilang. Anong karapatan ang may katumbas na tungkulin kung tawagin ang kapwa sa kanyang pangalan? Ang tamang sagot ay letra A, karapatang mabigyan ng pangalan. Bago tayo magpatuloy, ay atin munang balikan ang nakaraang aralin na nasa ika-apat na pahina.
sa unang module, nalaman natin ang kahulugan ng karapatan. Nalaman din natin ang ating karapatan bilang kasapi ng komunidad. At natutuhan din natin ang kahalagahan ng mga karapatang ito. Ang mga sumusunod ay mga karapatan na ating tinatamasa bilang kasapi ng komunidad. Una, karapatang maisilang at mabigyan ng pangalan. Ikalawa, karapatang magkaroon ng pamilyang magmamahal at mag-aalaga. Ikatlo, karapatang makakain ng masustansyang pagkain. Ikaapat, karapatang makapaglaro at makapaglibang. Ikalima, karapatang makapag-aral. At ikaanim, karapatang makapamuhay sa isang maayos, malinis at tahimik na komunidad. Dumako naman tayo sa tuklasin na nasa ikalimang pahina. Pagmasdan mabuti ang mga larawan at tukuyin ang ipinapakita ng mga ito. Unang larawan. Ano ang ipinapakita ng larawang ito? Tama! Nagbibinta ang mga bata. Ikalawang larawan. Ano ang ginagawa ng bata? Mahusay! Siya ay nagbubungkal ng halaman. Ikatlong larawan. Ano ang ipinapakita ng larawang ito? Tama! Pamilyang nagmamahalan. Ikaapat na larawan. Ano ang ginagawa ng mga bata? Tama! Naglalagay ng pataba. Ikalimang bilang. Ano ang ipinapakita ng mga larawang ito? Mahusay! Nagpapasalamat sa biyayang natatamasa gaya ng pagkain at mga kasuotan. Ika-anim na larawan. Ano ang ginagawa ng mga bata at guro? Tama! Nag-e-ehersisyo sila. Dumako naman tayo sa suriin na nasa ika-anim na pahina. Bawat Pilipino ay may tinatamasang karapatan. Ang mga karapatang ito ay may kakulang tungkulin na dapat gampanan bilang kasapi ng komunidad. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga karapatan at ang katumbas na tungkulin. Unang karapatan. Ang karapatang maisilang at mabigyan ng pangalan. Ang katumbas na tungkulin nito ay tawagin ang kapwa ng kanyang pangalan. Ikalawang karapatan. Karapatang magkaroon ng pamilyang magmamahal at mag-aalaga. Ang katumbas na tungkulin nito ay mahalin at igalang ang mga magulang, kapatid at kapwa. Tumulong sa mga gawaing bahay. Ikatlong karapatan. Karapatang makakain ng masustansyang pagkain. Ang katumbas na tungkulin nito ay kumain ng gulay, prutas, karne, isda, at kanin o mga pagkaing masustansya. Ikaapat na karapatan. Ang karapatang makapaglaro at makapaglibang. Ang katumbas na tungkulin nito ay makipaglaro sa kapwa bata upang maging masaya at iwasan ang pakikipag-away. Ikalimang karapatan. Ang karapatang makapag-aral. Ang katumbas na tungkulin nito ay igalang ang lahat ng namumuno sa paaralan at mag-aral ng mabuti. Ika-anim na karapatan. Ang karapatang magkaroon ng maayos, malinis at tahimik na komunidad. Ang katumbas na tungkulin nito ay sumunod sa mga patakaran at alituntunin na ipinapatupad sa komunidad tungkol sa kalinisan at kaligtasan. Upang lalo pang mapaunlad ang iyong kaalaman sa araling ito, iyon ang sagutin ang mga katanungan na nasa ikapitong pahina bilang pinatnubayang gawain 1. Bigyan ko kayo ng 3 segundo
ang bawat katanungan. Panuto para sa pinatnubayang gawain 1. Itambal ang karapatan na nasa hanay A sa katumbas na tungkulin sa hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa linya bago ang bilang. Bigyan ko kayo ng 3 segundo upang sagutin ang bawat tanong. Una, ang karapatang magkaroon ng maayos at ligtas na komunidad. Alin kaya sa hanay B ang katumbas na tungkulin nito? Ikalawa, ang karapatang makapaglibang. Alin kaya sa hanay B ang katumbas na tungkulin nito? Ikatlo, ang karapatang magkaroon ng pamilya. Alin kaya sa hanay B ang katumbas na tungkulin nito? At ikaapat, ang karapatang makapag-aral. Alin kaya sa hanay B ang katumbas na tungkulin nito? Susi sa pagwawasto. Atin nang iwasto ang inyong mga sagot. Una, karapatang magkaroon ng maayos at ligtas na komunidad. Ang tamang sagot ay C. Ikalawa, karapatang makapaglibang. Ang tamang sagot ay D. Ikatlong bilang, karapatang magkaroon ng pamilya. Ang tamang sagot ay letra B. At ikaapat, karapatang makapag-aral. Ang tamang sagot ay A. At dahil sa mahusay mong pagsagot, ikaw ay magaling! Dumako naman tayo sa pagtatasa 1 na nasa ikawalong pahina. Narito ang panuto para sa pagtatasa 1. Basahin ang mga tanong at sagutin ito. Isulat ang sagot sa patlang. Bigyan ko kayo ng 3 segundo upang sagutin ang bawat tanong. Unang katanungan. Ano ang katumbas na tungkulin ng regular na pagpasok sa paaralan? Susi sa pagwawasto. Atin nang iwasto ang inyong mga sagot. Ang katumbas na tungkulin ng regular na pagpasok sa paaralan ay ang karapatang mag-aral ng mabuti para makamit ang magandang buhay. Ikalawang katanungan. Alin sa mga tungkulin na nakalarawan sa gawain 1 ang palagi at pinakagusto mong ginagawa? Letra A, tungkuling mag-aral ng mabuti. Letra B, tungkuling mahalin ang pamilya. Letra C, tungkuling sumunod sa mga patakaran. At letra D, makipaglaro sa bata upang maging masaya at huwag makipag-away. Atin nang iwasto ang inyong mga sagot. Maaaring sagot, letra A, tungkuling mag-aral ng mabuti. Letra B, tungkuling mahalin ang pamilya. Letra C, tungkuling sumunod sa mga patakaran. O letra D, makipaglaro sa bata upang maging masaya at huwag makipag-away. Nakuha mo ba lahat ang tamang sagot? Kung ganon, ikaw ay magaling! Sa ating pagpapatuloy ay iyo munang sagutin ang mga katanungan na nasa kasyam na pahina bilang malayang gawain 1. Bigyan ko kayo ng 3 segundo upang sagutin ang mga katanungan. Panuto para sa malayang gawain 1. Iguhit ang hugis puso sa linya bago ang bilang kung kaya mo nang gawin ang mga nakalistang tungkulin at tatsulok naman kung hindi. Bibigyan ko kayo ng 3 segundo upang sagutin ang bawat bilang. Una, magbayad ng buwis.
Ikalawa, magtapon ng basura sa tamang lugar o basurahan. Ikatlo, tumulong sa pagdakip ng mga magnanakaw. Ikaapat, tumulong sa mga gawain sa bahay. At ikalima, sundin ang mga patakaran at alituntunin ng komunidad. Susi sa pagwawasto. Atin nang iwasto ang inyong mga sagot. Una, ang tamang sagot ay K, karapatan. Ikalawa, K, ito rin ay karapatan. Ikatlo, ang tamang sagot ay T o tungkulin. Ikaapat, ito ay tungkulin. At ikalima, ang tamang sagot ay T, tungkulin. At dahil sa mahusay mong pagsagot, ikaw ay magaling! Bilang panghuling gawain sa pagyamanin, iyon ang sagutin ang tanong na nasa ikasyam na pahina bilang pagtatasa sa malayang gawain 1. Bigyan ko kayo ng 3 segundo upang sagutin ang tanong. Narito ang tanong para sa panghuling gawain sa pagtatasa sa malayang gawain 1. Bakit mahalaga na alamin ang mga tungkulin katumbas ng ating karapatan? Susi sa pagwawasto. Atin nang alamin ang inyong mga sagot. Mahalaga na alamin ang tungkulin katumbas ng ating karapatan upang mapanatili ang kaayusan, kapayapaan at kaunlaran ng bayan. At dahil sa mahusay mong pagsagot, ikaw ay magaling! Umako naman tayo sa isa-isip na nasa ikasyam na pahina. Laging isa-isip mga bata na sa pagtamasa sa ating mga karapatan, dapat nating maunawaan na mayroon din tayong tungkulin dapat gampanan upang maging maayos, mapayapa, at maunlad ang ating komunidad. Laging tandaan, tungkulin nating igalang ang karapatan ng iba. May tungkulin din tayo sa ating mag-anak, paaralan at komunidad. Kailangan nating gampanan ang mga tungkulin ito bilang kasapi ng ating komunidad. Dumako naman tayo sa isagawa na nasa 10th pahina. Panuto para sa isagawa. Isulat sa bawat biluhaba ang mga tungkulin mo sa komunidad. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo upang tapusin ang gawain ito. Simulan mo na! Susi sa pagwawasto. Atin nang iwasto ang niyong mga sagot. Mga tungkulin ko sa aking komunidad. Una, tawagin ang kapwa ng kanyang pangalan. Ikalawa, sumunod sa mga patakaran at alituntunin na ipinapatupad sa komunidad tungkol sa kalinisan at kaligtasan. Igalang ang lahat ng namumuno sa paaralan at mag-aral ng mabuti. At ikaapat, mahalin at igalang ang mga magulang, kapatid at kapwa. Tumulong sa mga gawaing bahay. Nakuha mo ba lahat ang tamang sagot? Kung ganon, ikaw ay magaling! Upang malaman kung naintindihan mo ba ang ating aralin, iyon ang sagutin ang mga katanungan na nasa 10th pahina. Bigyan ko kayo ng 3 segundo upang sagutin ang bawat bilang. Panuto para sa tayahin. Tukuyin ang katumbas na tungkulin ng bawat karapatan. Lagyan ng check
sa tapat ng letra ng iyong sagot. Bibigyan ko kayo ng 3 segundo upang piliin ang iyong sagot. Simulan na natin sa unang bilang. Karapatang mabigyan ng pangalan. Ano ang katumbas na tungkulin nito? A. Tawagin ang kapwa sa pangalang gusto. Letra B. Tawagin ang kapwa sa kanyang pangalan. Letra C. Tawagin ang kapwa sa nakakatawang pangalan. Ikalawang bilang. Karapatang mahalin at alagaan. Alin kaya sa mga tungkulin ang tamang sagot? Letra A. Igalang ang mga magulang, kapatid at kapwa. Letra B. Igalang lamang ang mga magulang. Letra C. Igalang lamang ang mga kapatid. Ikatlong bilang. Karapatang makapaglaro. Alin kaya sa mga tungkuling ito ang tamang sagot? Letra A. Awayin ang mga kalaro. Letra B. Iwasang makasakit ng kalaro. Letra C. Itulak ang kalaro. Kaapat na bilang. Karapatang makapag-aral. Alin kaya sa mga tungkuling ito ang tamang sagot? Letra A. Mag-aral ng mabuti. Letra B. Magbasa lang kung gusto. Letra C. Matulog sa loob ng klase. Ikalimang bilang. Karapatang manirahan sa maayos at tahimik na komunidad. Letra A. Tumulong sa pagkakalat ng basura. Letra B. Tumulong sa paglilinis ng komunidad. Letra C. Tumulong sa paggawa ng kalukuhan. Susi sa pagwawasto. Atin nang alamin ang inyong mga sagot. Unang bilang. Ano ang katumbas na tungkulin ng karapatang mabigyan ng pangalan? Ang tamang sagot ay letra B. Tawagin ang kapwa sa kanyang pangalan. Ikalawang bilang ng 5 puntos. Ano ang katumbas na tungkulin mahusay ang karapatang mahalin ng at alagaan? Tungkulin. Ang tamang sagot ay 5 puntos na naman A. Kapag igalang ang mga magulang, pagkakakulay at ng mga iginuhit. Ikatlong bilang. 4 puntos naman. Ano ang katumbas na masyadong mahusay ng karapatang makapaglaro ng iyong tungkulin? Ang tamang sagot ay letra B. May kaunting iwasang makasakit sa iginuhit ng kalaro at hindi masyadong maayos na ang pagkakaguhit. Ano ang katumbas na tungkulin ka ng karapatang makapag-aral kung hindi tamang sagot ay iginuhit? Letra A. At pang 5 bilang, 3 naman, kung maraming bura at di maayos ang pagkakakulay. Ano ang katumbas na tungkulin ng karapatang manirahan sa maayos at tahimik na komunidad? Ano ang katumbas na tungkulin ng karapatang manirahan sa maayos at tahimik na komunidad? Ang tamang sagot ay letra B. Tumulong sa paglilinis ng komunidad. Para sa karagdagang gawain, gumuhit ka ng iyong tungkulin bilang kasapi ng komunidad na nasa pahina 11 ng module. Ano to para sa karagdagang gawain? Gumuhit ng isang tungkulin mo sa ating komunidad sa loob ng kahon sa inyong module. Gawing gabay ang rubric sa ibaba. Narito ang pamantayan, kabuuan at kalinisan. Makakakuha ka ng 5 puntos
kung mahusay ang pagkakaguhit ng iyong tungkulin. 5 puntos din kung malinis at maayos ang pagkakakulay ng mga iginuhit. 4 puntos naman kung di masyadong mahusay ang pagkakaguhit ng iyong tungkulin. 4 puntos din kung may kaunting bura at hindi masyadong maayos ang pagkakakulay. 3 puntos naman kung hindi buo ang iginuhit. At 3 puntos din kung maraming bura at di maayos ang pagkakakulay. Yun ang simulan ang iyong asignatura. Maraming maraming salamat sa inyong aktibong partisipasyon sa araling ito. Naway marami kayong napag-aralan na tiyak magagamit mo sa inyong pang-araw-araw na buhay. Paalam!